Malakas niya ang kalokohan ni Mother today. Tingnan niyo, ito kasi ang tamang tinitimbang. Tapos ito naman yung maling-maling intimbang. Grabe, sobrang laki, masisira na yata yung timbangan. Maaga pa nga lang inilabas na nga ni na Mother itong vermifuge. Ito nga yung ginagamit natin pang deworm sa mga puppies. Siyempre, hindi pwedeng makalimutan kasi kapartner na nga ito ng vermifuge itong pet scale. Dinala na rin nga ni Mother itong pang deworm natin tsaka itong pet scale palabas. May dala-dala rin nga siyang box. Ngayon nga lang paglabas niya, bigla niya nakita itong mga doggies na to na sumalubong at lumapit agad sa kanya. Nanghihingi nga kasi ng pagkain itong mga to, kaya naman lumapit agad sa kanya. Kaya no choice siya kundi baba muna ulit lahat ng gamit at pumasok sa loob para ikuha nga sila ng pagkain. Yun nga lang, talagang nawala na naman ulit yung mga pakainan na ginawa natin para sa kanila, kaya naman ito gumagawa na nga ulit si na Mother ng bagong pakainan. Sabi ko nga sa inyo, parang magic talaga yung mga pakainan nila. Bigla na nawawala tapos hindi na namin makita kahit sa ang sulo. Feel ko nga nilalaro-laro nga kasi nila yun, kaya naman lagi nawawala. Tapos kung saan-saan rin nila dinadala kapag nilalaro nila. Paglabas naman, pinakain na rin nga yung mga doggies, tapos dumiretso na rin nga sila pagpunta dito kay na Whitey. Kasi yes po, opo, yung mga puppies ni Whitey ang i-deworm natin for today. Medyo malalaki na rin nga kasi sila, kaya naman okay na okay na silang i-deworm. Pagdating naman dito, nakaabang nga agad itong si Mama Whitey. Siyempre, nangihingi rin siya ng food. Kaya naman binigyan na rin nga alit siya ni Mother dito nga sa pakainan niya. Siyempre, pinapakain rin nga si Whitey ng may bahay dito. Kaya nga may pakainan din siya dito. Habang kumakain si Whitey, diretso na nga tayo dito sa mga puppies niya. Tingnan niyo, napaka-cute kasi nga sumasalubong pa talaga sila kay Mother. Kung maalala niyo noon, sobrang ilap na mga to. Talagang kapag tinignan mo sila, talaga nakabilog lang sila magkakasama. Pero ngayon, tingnan niyo, talaga marunong na silang sumalubong. Super sasaya pa nga nila. Tingnan niyo, kala mo mga antena yung buntot. Pakaway-kaway talaga. Tapos ang kukyat pangantingnan kasi nga grabe, iba't iba talaga yung mga kulay nila. Talaga nga tunay yung sinasabi nyo na assorted. Inilapit pa nga ni Mother itong isa dito kay Achichi kasi tuwing pupunta kami dito talagang palaging kasama tong si Achichi. After naman nun, ipin-repair na rin nga ni Mother itong mga gagamitin. Tapos tinan nyo talaga nakikipaglaro na nga sila sa atin. Mahalaga rin nga kasi talaga na ma-deworm nga itong mga puppies na to. Siyempre, kailangan ma-deworm ang mga doggies or ang mga puppies natin, may lahi man sila or wala. Mas lalo na mahalaga na ma-deworm itong mga puppies na to kasi nga noon talagang sa lupa nga sila nakahiga. Marunong rin naman po tayo mag-deworm kasi nga mismong sa puppies, sa mga anak ng ating pack members, tayo rin talaga yung nag-deworm. Huwag kayo mag-ala kasi supervised din naman tayo ng vet, pinayagan rin tayo and sa kanila rin nga galing yung ating dewormer. Kaya huwag kayo mag-ala, safe naman ang mga puppies na to sa atin dahil marunong naman tayo mag-deworm. Bago nga tayo mag-start ay hinayaan nga muna ni Mother na maglaro-laro nga itong mga puppies na to. Tingnan nyo, ang cute-cute nga nilang tingnan kapag magkakasama. Akala mo naman talaga hindi magkakapatid kasi nga magkakaiba talaga sila ng kulay. Sabi ko nga siguro dahil maraming bumaba kay Whitey kaya nga siguro magkakaiba ang itsura at kulay nga nitong mga Junakis niya. Tapos tingnan nyo nga, akala mo mga dinosaur na sila kasi ang gagal na nilang mga gat niya. Anyways, mag-start na nga tayo. Dito tayo una kay Golden Brown. Sinusulat nga rin ni Mother yung mga timbang para nga daw ma-monitor nila kung lumalaki ba daw ba or tumataas yung timbang na mato or kung mayroon mapapag-iwanan kasi maganda nga talaga na namo-monitor din yung timbang. Pagkakatimbang naman nila, diretso na nga nilang pinapainom nitong dewormer. Kasi nga alam nyo naman, depende kung gano'ng karami yung dewormer na ipapainom natin sa kanila ay depende sa timbang nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi magka-partner nga yung dewormer tsaka yung timbangan. Anyways, gaya nga na sinasabi ko sa inyo kanina, nililista nga ni Mother para nga ma-monitor natin yung kanilang timbang. Sa dami kasi ng mga to, hindi na natin maaalala yung timbang nila isa-isa. Unlike nga sa mga puppies ni Mama Dog noon na hindi na natin isinulat kasi kaya na naman nating tandaan dahil tatatlo nga lang sila. As compared naman sa mga puppies ni Whitey na to, grabe, pito sila. Tapos talagang halos magkakapares pa rin nga ng kulay. Alam mo yun, parang partners nga sila, dalawang nitong kulay cream na to, tapos dalawa rin nga nung kulay black. Alam nyo ba, naalala ko sa mga puppies ni Whitey na to ay yung mga puppies ni Malia. Si Malia kasi, kung mga anak, may mga pito, anim, ganun karami rin siya kung mag-puppies. Tapos ganito rin nga, assorted din palagi mga anak ni Malia, palagi may dalawang brown, dalawang black, dalawang gray. Gayang-gaya nga talaga dito sa mga puppies ni Whitey, kaya naman naalala ko talaga dito si Malia tsaka yung mga puppies niya. Pero understandable naman yung puppies ni Malia kasi nga si Malia mixture siya ng gray, black at saka brown. Mas nakamiss pa rin niya talaga itong mga puppies ni Whitey kasi kita nyo naman si Whitey, itim na itim siya, tapos itong mga anak niya talaga iba't ibang kulay. Ang nakatuwa pa, meron pa nga siyang anak na pure white. Ito nga yung isang yun, dito nga rin ako tuwan-tuwa. And actually marami rin nga sa inyo ang natutuwa sa mga pure white na doggy. Actually tuwan-tuwa rin nga kayo kay Snow White mismo. And alam nyo rin naman na dapat nga ito yung puppy na kukunin ko, pero nagdesisyon na nga ako na di na ako kukuha ng puppies. And sakto kasi may nagmamay-ari or may nakapili na rin pala dito kay pure white. After nga ma-deworm itong lahat ng mga puppies na to, nagdiretso na nga ulit sila paglalaro-laro nila. At nakakatuwa nga rin kasi labas-masok nga sila doon sa bahay nila. Ito naman si Achichi dahil nga palagi nating kasama. Ayan, na pagtripan tuloy ni Mother. Ilagay nga siya dito sa timbangan. Titimbangin nga daw sana para nga daw i-deworm. Pero tingnan nyo naman, syempre hindi siya kasya dahil big girl na nga siya. Nakakaloka din naman ang kalokohan ni Mother kasi tingnan nyo itsura nitong si Achichi, mukhang kinakawawa.
After nga nilang asarasanin si Ajichi, nagpack-up na rin nga sila. Tapos tingnan niyo itong mga to, talagang nasa loob lang sila at nanonood noon. Nakakatuwa nga rin sila kasi kung mapapansin niyo, walang wiwi or pupu sa loob ng cage nila kasi lumalabas nga sila kapag magpa-potty. Habang pauwi naman, sumunod nga itong isang doggy na to sa atin. Ang tawag nga pala ni Bibo dito sa doggy na to ay si Saya. Kaya naman nasanay na rin kami na tinatawag siyang kapag Saya. Kapag ganito, na sumusunod siya, ibig sabihin niya nakikihingi rin nga siya ng pagkain. Kaya naman syempre binigyan din siya ni Mother. Alaga rin naman sa kanila ngayon itong doggy na to at lagi nga siyang pinapakain. Eh, yun nga lang talaga, bagong anak yata siya. Kaya naman kahit nga kain na siya sa kanila, gutom pa rin siya. Kaya humihingi rin siya dito. Alam niyo naman, mapatao or mapaaso, palagi nga gutom basta magpapadede. Maya-maya pa dumating na rin nga dito si Bakla. Siyempre, binigyan rin nga natin ng pagkain. Hira na nga rin talaga pumunta dito si Bakla. Kasi nga kapag pumunta siya dito, palagi siyang tinatabay, tinaaway ni Mama Dog. Ewan ko ba hindi sila magkabating dalawa? Na-miss nga rin namin ito si Bakla. Pero sigurado ako na-miss niyo rin nga siya makita sa mga videos.